Ibinahagi po namin kagabi ang kwento ni Edgar Colcol na matapos dapuan ng ubot-sipon ay humina ang pandinig at kalaunay lumabo ang mga mata. Lumabas sa pagsusuri na posibleng meron siyang Cogan syndrome na sa buong mundo ay humigit kumulang 200 pa ang naitatalang tinamaan. At si Edgar maaring isa sa mga unang dinapuan nito sa Pilipinas. Ano ba ang sakit na ito? Nang araw na ating dinalaw si Edgar, agad natin siyang inilipat sa isang regional hospital sa Dagupan para makapag-ipon siya ng lakas ng katawan para sa kanyang pagtungo sa Maynila. At nang bahagyang manumbalik ang kanyang lakas, nagtungo siya sa tanggapan ng GMA Kapuso Foundation. Agad namin siyang sinamahan sa espesyalista para malaman kung ano talaga ang kanyang karamdaman. Dahil hindi nakakarinig si Edgar, kinailangang isulat ng kanyang asawang si Vicky ang mga tanong ng doktor na dapat sagutin ng mister. Unang sinuri ang tenga ng pasyente. Sinukat din kung hanggang saan na lamang ang nadidinig ni Edgar. Buo yung kanyang tympanic membrane, malinis yung kanyang ear canal, nag-undergo tayo ng pure tone audiometry, at dito nalaman natin na hindi na siya totally nakakarinig sa parehong bahagi ng tenga. Kapansin-pansin din ang pamumuti ng kanyang mga mata, kaya pinasuri natin siya sa isang ophthalmologist. Ang tawag namin doon ay interstitial keratitis. So ang mga simptomas na pwedeng mag-idulot ng kanyang sakit ay paglabo ng mata, kuminsan pag tumingin sa ilaw medyo nasisilaw, at saka kuminsan mahapdi din ang mata. Isang 2D echo report din ang nakapagsabing may sakit sa puso si Edgar. Dahilan kaya't madalas ang pananakit ng kanyang dibdib. Meron tayong syndrome na tinatawag, no? Ito ay tinatawag na Cogan syndrome. And lahat ng manifestasyon na nakita natin kay Edgar ay pumapasok dito sa sakit na ito. Itong kaso na to ni Edgar ay maaari nating masabi na isa sa mga iilan na kaso ng Cogan syndrome dito sa ating bansa. At sa buong mundo, halos mga 100 pa lang o higit dito ang mga naitalang kaso. Ayon sa mga pag-aaral, ang Cogan syndrome ay maaaring dala ng virus o autoimmune disorder kung saan ang mga panlaban ng katawan sa mga virus o bakterya ay siya ring sumisira sa mga normal cells. Unti-unti ring kakikitaan ng pagbaba sa timbang, pananakit ng kasukasuan, problema sa baga, at pananakit ng tiyan ang isang may Cogan syndrome. In-advise ko siya na magpatak ng gamot tulad ng steroids at ng lubricant para medyo mabawasan ang pananakit ng kanyang mata. Pwede rin siyang maging candidate for corneal transplant. Tignan natin kung makaka-improve siya with the use of mga tinatawag natin high-powered hearing aid or let's say baka pwede mga cochlear implantation, no? Ayon po kay Dr. Gutierrez, talagang mahirap at may katagalan bago matukoy ang Cogan syndrome. Iba't ibang bahagi ng katawan ang unti-unting naapektuhan nito, kaya't iba't ibang espesyalista rin ang kailangang konsultahin. Sa kasamaang palad, isa itong panghabang buhay na karamdaman at gamutan. Maraming salamat po kina Dr. Rene Louis Gutierrez at Dr. Maria Eliza Fermin ng East Avenue Medical Center. Samantala, sa mga nais pong magpaabot ng tulong kay Edgar, magsadya po lamang sa tanggapan ng GMA Kapuso Foundation o magdeposito ng donasyon sa kanilang mga bank account o lahat ng sangay ng Cebuana Luwilier, o mag-log on po sa www.kapusofoundation.com.